Hello everyone. Hi Doc. Hey everyone. Welcome again to another episode of Doc Q's. It's for our doctors to be equipped with knowledge that they can use in real life. So today we have a guest, a very special guest today. Doctor and attorney Joey Montemayor. He is a lawyer, a cardiologist, and a medical legal expert. And attorney Doc, ikaw na po mag-introduce ng sarili niyo po. Well, maraming salamat po, ano. Maraming salamat sa pagkakataon na maimbita dito sa programa ni Paro Pinky, ano. Napakahalaga ng mga abogado ngayong ano ngayong pandemic. In fact, dumami ang kaso ko ngayong hindi lang medical legal pati criminal cases, property cases, relationship, ang dami nag-iiwalay. No? Magugulat ka, no? Pero ang isang doktor, no, well equipped siya para maging abogado rin. Hindi na naman iba, actually pareho lang yan, no? We diagnose, no? Ano bang krimen yan? We treat, no? Ano ba dapat ang parusa dyan? Kaya, can he be acquitted? Kaya po ang doktor, ano? Kaya lang, maraming ang bumabagsak sa bar kasi nga, hindi nakafocus sa mga doktor pero the best students para sa pagiging abogado ay mga doktor. Kasi nga, madetalya tayo. Eh, no? Madetalya pa. I-check up mo. Dami mong itatanong. No? Yes. Ako, Dr. Joey Montemayor. No? Hindi lang medical legal. No? Hindi. Cardiologist po ako. Interventional cardiologist, no? Sa St. Luke's Heart Center, National Kidney and Transplant Institute. Nag-graduate ako sa St. Luke's sa cardiology, interventional cardiology. Naging internal medicine ako sa Cardinal Santos Medical Center. So, nung fellow ako, research fellow sa interventional cardiology, nag-start na ako mag-law sa UST. Siyempre, hindi ko ipagpapaalam yun. Kasi pag pinagpapaalam mo yun, magagalit sa akin yung mga boss ng cardio. No? So, nagulat nga sila nung na-demanda sila. Nagulat sila na isa ako sa abogado. Sabi, abogado ka ba? Yung
Opo, sabi ko, ipapakulong mo ba kami? Kung may kasalanan po kayo. Pero kung wala naman, eh hindi kayo makukulong. So, I practice also, nagano kasi ako, hindi lang law, kundi nag-master of law ako. Kaya, nagtuturo ako sa law, medicine, economics, nag-PhD ako sa economics. Sa MBA din ako sa University of the Philippines. Master's in Business Administration. Okay. Grabe, ang dami mo. Anim ang PhD ko. PhD Public Ad sa UP rin. Anim po? Anim? Anim. So, grabe, Dok. Ay, nagtuturo ako sa... Hindi ka naman masyadong masipag mag-aral. Nagtuturo po ako sa Sambeda, sa MBA, PhD. Tsaka sa PhD. Usually, kasama ako sa mga critic dyan, lalo sa paper. Sa pagiging abogado naman, active ako, litigation lawyer. Forensic din. Well, hindi ako masyadong nahirapan sa forensic kasi medtech ako. Aba. Ang medical technology is already an ample preparation. Actually, mas prepared pa nga tayo kaysa sa mga pathologists. Kasi pag medtech kasi, kasama kami sa autopsy, yung blood chemistry, yung forensic chemistry, no? Tapos meron marami pa, anatomic, no? Pathology. So maraming ginagawa, examination of body fluids, no? Yung microbiology, kaya nga 2 weeks pa lang ang COVID, ako nagsabi na airborne. So nag-rip ng billions of ano yan, likes, ano, at saka sharing. Kasi nga sa medical technology, ang major subject yan, yung microbiology. Yan ang major, at saka bacteriology, virology lang lalo na. Alos memorize namin by heart yan, lahat ng magkakapatid na viruses. So, hindi po ako nag-adjust. Nung pag magko-cross-exam ako ng mga bakit namatay, no? Maliban sa pagiging internist, medtech din ako. So, nabubuo ko yung picture bakit namatay yung pasyente. Okay. Medtech din ako, Dok. Ano po? Medtech din yung pre-med ko. So. Wow! So, meron ka, hindi ka na kailangan magano pa. Kukuha ka ng certification sa pathology kasi medtech ka eh. Opo. So, pag medtech kasi, kagaya ko, nagko-cross-exam ako, ang ginagamit kong knowledge, yung forensic pathology, medtech yun eh. Opo. Medical technology at saka yung blood chemistry. Kung paano, o paano mo ba in-examine ng ano, ang blood, sabi ko. Paano mo pinatakan mo ba ng ano, ng potassium permanganate? Tapos tiningnan mo yung UVA. Saka yung DNA examination, I usually cross examine patients. Yung lalo na yung kasi para maiwasan yung pagsisinungaling ano. At saka yung methodology sa DNA examination, usually ako ang nagdi-discuss niyan. Maging ano yung forensic accounting naman, I work with NBI, ano, kasi tinitingnan ko yung mga syndicated staff naman. Dapat maano ko yun sa economics dyan, eh, sa MBA. So, dapat ma-identify mo yung mga fake accounts. Madaling identification ng mga, ano, ng mga wounds, kung ano ba, entry-exit. Madali lang po yung ano, forensic. Apo. Kaya nga nagtataka ko sa mga doktor. They can actually memorize pediatrics, internal medicine. Pero actually, ang law, lalo ng study of law, madali lang po. No? Pero dapat ang heart mo nandun. As if you are a lawyer. Di ba tayo? Pagpasok mo ng proper, ang tawag sa iyo, doktor. Eh. Ganun ba yung tawag sa iyo? Kami, doktor ang tawag ang address sa amin. Hindi Montemayor. O, doktor Montemayor. Kahit first year proper ka pa lang. Kahit malapit ka nang i-expel. Ganyan po sa FEU. Na, pag malapit ka, kahit malapit ka nang i-expel, doktor pa ang tawag sa iyo. Actually, Doc, very interesting yan. Meron tayong question on that later on. Na yung mga doktor na gustong mag-lawyer. So, mamaya, hold din natin yan. So, ngayon, I would like to start kasi sabi mo, Doc, di ba, ang daming cases ngayon ng mga tao. Ngayon, ang question na sobrang interesting at sinama ng mga tao, andag dito, sorry ah. Yun po, yung mga, may nag-send sa akin ng mga question. The top question there is, since a lot of doctors now do virtual consultation right now, no face-to-face, pwedeng may misdiagnosis kasi hindi mo siya nakita or whatever. Ano po yung
if ever the doctor's liability, anything, any advice ba virtually, meron ba silang patient-doctor relationship kapag virtual? Ano po yung law? Is there any law na nagawa ngayong COVID about virtual consultation? Okay. Malawak ang leeway ano, pag virtual. Ano? Hindi kagaya pag face-to-face. Talaga nakita mo yan. Eto, actually ako, ang consultation ko umabot ng 500 to 1,000 every day. Kaya sa free lang ako. Free. So pag free kang ganyan, eh wala nagko-complain kasi nga libre na nga eh, no? Pero very cautious ako, no? For example may mga pain, ano? May mga pain sa mga ano, sabi ko baka stress yan, baka kailangan mo ng vitamin D plus paracetamol, no? Baka kailangan mo ng dolomirobayan. So tapos pag nakita ko nagpapalpitate, ECG naman normal naman, napakadali, ano, propranolol, hindi naman harmful yan. Eh, kahit sa mga may asthma, no, tolerable din naman. Kahit na beta blocker, hindi naman masyadong malaki yung bibigay mo, 10 milligrams lang, 3 times a day. So, walang liability. Wala pa akong nakita nagdemanda. No? Kasi nga, virtual eh. No? At sa pag-virtual, limited. Limited ang examination mo. In fact, you are doing kindness. Except if you are charging. For example, nag-charge ka. May mga doktor nag-charge ng 1,000 per consultation. Meron po. Ngayon, so, paano pa ganun? Papasok na yung liability mo niyan because you are charging. That establishes patient-physician relationship. Okay. Pero kunyari, opinion lang. Dok, ano po yung palagay nyo? Kasi sumasakit yung pag-ihi ko. Nagpa-check ka na ba ng ihi? O magpa-check ka muna. Mamaya pinost niya, may UTI. Ayan, may UTI ka. O, itong inumin mo, Cotrimoxazole, 400, 2 times a day. O, hindi ako bihira ako magbanggit ng ano eh, ng trade name. Ano, kahit na yung mga malapit pa sa akin. I usually give generics. No? Kasi kung, actually, ako nagpasikat sa buong mundo, yung luya. No? Kaya akong bine-blame sa palengke na nagkakaubusan ng luya. Yung salamat. No? Tapos sabi sa akin ng mga nagtitinda sa palengke, Dok, sa susunod, sabihin mo, kamatis. So, yan po, no? Ang once na nag-charge ka na, may communication, pero tapos nag-charge ka, that establishes a solid relationship. Pero kunyari, eh, opinion lang naman, parang nag-opinion, Dok, anong palagay mo sa nangyayari sa PhilHealth? Opinion lang yan eh. Pero once na nag-charge ka for any advice, that establishes patient-physician relationship. So kapag nagkaroon ng adverse reaction, liable ka, tama, Dok? Well, pwede kang i-demanda. Kaya lang, mahirap i-prove eh, no? Okay. Alam niyo po. Kasi, paano mo ipo, kunyari namatay, anaphylactic reaction, dahil sa gamot, no? Paano mo mapoprove na yung anaphylactic reaction, hindi dahil, baka heart attack yun. Second, baka sa ibang gamot yan o pagkain. Pwede rin naman. No? Ang hirap pong i-prove niyan. Pero pwede mag, actually, anybody can file a case. No? Pero alam mo, pero kung ang question diyan, magsasucceed ba? Ang dami ng doktor na nag-demand ng ganyan, pero sabi ko, flimsy ang reason. Sasabihin ko sa fiscal, i-dismiss mo na yan. Wala ka kwenta-kwenta. So, huwag kayong matakot na magbigay ng advice. No? Lalo-lalo na libre. Kung may charge naman, wala naman diferensya yun. Pero do your best for the patient. Do your best. Okay po. So kapag may charge, may doctor-patient relationship, kahit that establishes, okay. That actually establishes a solid patient-physician relationship. Okay. The presence of a fee, per opinion or per advice is already a solid patient-physician. Okay po. Okay, thank you for that, Doc. Kasi maraming nagtatanong talaga yan, eh, di ba? Kasi natatakot din sila mag-advise virtually. Kasi hindi talaga nila nakikita yung patient. Maraming ganun. Pero at least it clears na, at least pa rin, ano pa rin, be careful pa rin. Whatever they give. Actually, madali lang eh. Sasabihin ko, picture ko, Doc, ang mata ko po namumula. O, picturean mo, sabi ko, picturean mo, mataas ba ang BP mo? Pag mataas ang BP, cringer na yon. Pero kunyari, no, hindi naman po tumataas ang BP eh. Parang lumalabo. Baka inflammatory process yan. No? Pagkatapos, i-picturean mo, i-close up mo,
ay makikita mo na kung is this allergic okay. or is this a bleeding tendency. Pag umihi ka ba, may dugo rin. So you can investigate. Eh, no? Apo. Investigate pa rin ng maayos. This is high time for us to really study again. Kasi nga, noon, nakikita natin, may partida tayo, nakikita natin ng pasyente. Eh, minsan nakikita natin, nagkakamali pa tayo. How much more? Yung nakikita mo lang yung kanyang, minsan tinitingnan ko ang balat, ano? Kasi walang ibang libreng ano eh. Kaya sabi, makatipo yung balat ko, buong katawan. O, picturean mo yung balat mo. Close up mo, sabi ko. Ayan. Pag nangangatiba, may concomitant pain din. Meron po, sabi niya. Ayan, makikita mo na yan. Are you dealing with an inflammatory allergic process or an infection? At saka makikita mo na rin yung manifestation sa skin, yung internal problems, di ba? So, alam mo yung ano nga, kasi walang available na doktor eh. Tsaka walang pampacheck up na yung isang anak niya, na frack, yung ano, nagbabasketball, nag-crack. Sige, sabi ko, pa-x-ray mo yung AP lateral view. Ay, sabi ko, madali lang, close lang, iano ko lang yan, close reduction lang. Bili mo sa Max, ha? Max restaurant. Nag-perform lang ako ng close reduction. O, uwi na, sabi ko, madali na lang. O, ngayon, okay, naka-recover na. Libre. Okay po. Ay, yung basic knowledge natin, ma-apply yeah. natin lahat. Pediatrics. Iba ikaw, pedya ka, no? Ay, hindi po. Mm-hmm. Yan, ha? Ako, I am everything, eh. No? Yes, misan, yes. Misan yung pagiging abogado. Kasi pagiging doktor mo, dito may lalagay ang lahat ng field sa'yo. Tinatanong lahat sa'yo. Eh, ako, alam ko naman yung sa mata, eh. Kasi from Cardinal, alam ko yun. Actually, tinuruan rin kami magkatarak extraction. Kaya lang, hindi ko ginagawa. Baka machismis ako. Tapos, yun po, na, are you dealing with an acute abdomen? Ganyan. Minsan sasabihin ko, ano po yan? May sumabog. Diretso na sa operating room. Ayan, diretso mo na. Magbibigay ako ng endorsement sa anong probinsya po kayo. Doc, taga Bicol ako. O, pumunta ka dito, malapit dito sa ano. Sabihin mo ang pangalan ko doon sa Sir John. Ayan. Yun po, eto makikita dito yung connection mo eh. Kagaya ng mga kaklase ko, connected ako lahat. Yung mga naging kaibigan, yung mga kaklase ko, mga internal medicine, yung mga nagpepedya noon, OB, minsan nire-refer ko sa kanila. Kasi hindi ko na niyan, sabi ko, baka kailangan mo na magpa-opera. Opo. Okay, Doc. Sige, second question na tayo. Sa mga live na nanonood sa amin, you can type in your questions, live questions, para we can answer it with Dr. Attorney Joey Mantemayor. Okay, Doc, yung second question ko is, kasi ngayon, di ba, we have PPE. What if there's no available PPE for the doctor? Sabi nila, they have the right to refuse the patient or to perform the procedure if there's no PPE kasi right din naman sa atin na to protect ourselves, di ba, Doc? Correct. So ano po yung kagaya po kami, no? Ako interventional cardiology ako, mabigat talaga ang PPE, hindi lang PPE yung mabigat, pati yung may lead gown pa kami doon sa PPE. Apa. So talaga napakakapal, para kami robot talaga. Pero kunyari yung hospital wala namang PPE, no? O kaya wala talagang ample protection, no? By the way, may dalawa akong klaseng namatay sa COVID. Tapos may mga professor din kami namatay. No? Actually, nag-meeting lang kami sa association. Lawyer ako ng mga inter-specialty group sa Pilipinas. Okay po. Yung ibang chairman doon, namatay din. Eh. So, kung walang ample protection, you can refuse treatment. No? Actually, meron tayong kasabihan sa medical act. No? The doctor can refuse any patient if his life is in danger. Okay. If his life is in danger. For example, yung kaklase ko, pumunta sa PGH, nag-opera. No, classmate ko, Sir John yan eh. Pagkatapos, alam mo, in 5 days, nag-develop na siya ng fever. Alam mo, napakabilis. In another 5 days, patay na siya. Oh, napakabilis. COVID. Yung COVID. Tapos, may kaklase ako, duty naman sa emergency room kasi sa kakulangan ng mga nag-duty. Eh, nag-duty na naman siya. Puro COVID. Ayun, nalanghap niya. Namatay din. Meron kaming kasama sa St. Luke's eh, na magsimula ng COVID, hindi na siya nag-clinic.
Pero nung tinawagan siya, doktora, meron po kayong pasyente dito. Dinirounds niya. Once na nagrounds, nagkaroon siya. Oh, no. So, namatay din siya. Very young doctor. No? So, ganyan po. No? Ganyan, napaka-risky ng practice natin niya. No? Oo, so, pero itong virtual, ano, you can practice. Yung mga doktor, pwede kayong mag-practice ng ano. You can also charge. No? I-charge nyo yung mga pasyente. Kasi, yung diagnosis niyan, medyo mahirap nga. No? Kasi nga, hindi mo nakikita ang pasyente. Lalo-lalo na. Okay. So pwede clear, po sila. So clear tayo doon na kapag not enough yung PPE, you can refuse kasi if Apo. Your life would be in danger, di ba? So okay lang yon. Pero sana we have ample amount of PPE para magawa natin yung kailangan natin gawin. So ito doc, galing siya sa isang GP who ang name ng ating ano nagtatanong is Dr. Angelo. Sabi niya, I'm a GP and I still do medical legal exam sa ER. So, ang question niya, where can I get training to do basic examination except autopsy? Kasi usually yung mga nagpa-practice na GP or yung mga bago and sila yung nasa ER. Medical legal. Kailangan medical legal. Pero wala naman talagang ano eh, proper training for that eh. Meron po bang nagtitrain? Meron po. Oo. Pwede kayong, actually babayaran pa kayo pag nagpunta kayo sa National Bureau of Investigation. Kunyari, ang gusto mo, forensic chemistry. O kaya, yung mga stab wounds, accidents, karami sa emergency room yun eh. Usually, ang medical legal officer, kahit general practitioner lang. Pero kung gusto mo talagang further training, maging abogado siya. No? Marami akong nakilala kayo. Kasi madali ng lalong-lala, litigator ka, kagaya ko. Mas lucrative eh. Kunyari, meron isang medical legal, inan niya sa autopsy, ganito ang findings, kino-question ko. Kasi nga, unang-una, internist ako. Baka naman, ang kinamatay, hindi doon sa aksidente. Sabi ko, kasi ang subarachnoid is the third form of stroke, sabi ko. So, with that, ano, napapakwit ko yung mga tao. So, by educating the judge and also the fiscal and also other lawyers. Ah, ganun pala yun. Sabi. Kagaya nung sa puso, no? Meron isang midwife, pagka hindi niya ni-refer sa malaking hospital, naninilaw. Naninilaw yung mata niya, pero hindi niya ni-refer. Ang pinag-uusapan namin, sabi ng judge, after 5 years, kung liable tong midwife, dahil may congenital heart disease, sabi ko, kahit madalihin nyo pa, hindi importante sa amin yung, ano, yung time. Kasi pagdating sa hospital, sabi ko, evaluate pa namin yan. Merong first, second surgery, third surgery. So, pag nag-opera sa puso, sabi ko, hindi ka agad madalihan yan. Ah, ganun ba? So, time is not an important element. Sabi ko, when you have congenital heart disease, doon naliwanagan ng ano, kahit paladaling natin, wala po, sabi ko, pauwiin lang namin. So, inakwit yung midwife. Okay. Dahil in-enlighten ko about congenital heart disease. Yun lang, Doc. Ang problema, paano kapag hindi doktor yung lawyer, di ba? So, the reason why we need more lawyers. Usually doctor. Po, natatalo ang lawyer kung hindi doktor. Eh, no? Okay. Ang maganda, yung doktor ka, tapos kahit basic law lang, yung 4-year course lang, kahit hindi ka na malaking bagay kung kasado ka sa bar. Actually, Doc, meron, in connection with that, may mga questions tayo. So, meron kasing mga gustong, mga doctor na gustong mag-lawyer. Pwede naman, Doc, no? So, actually, the best preparation for law is medicine. Sabi sa akin sa UST, you lack 8 subjects kasi medtech eh, wala kaming logic. Kulang yung English namin. Marami akong kulang. Pero sabi niya, mag-exam ka. So, nakapasa naman ako sa entrance. Tapos tinanggap ako. So, the best preparation talaga is medicine kasi mahirap ang medicine. Eh. Biro mo, ang dalawang nurse ko dun sa heart center, lawyers na ngayon, mga nurses yan. Ha? Kasi yan, mahilig sila mag-memorize. Naging abogado na rin sila. So, madali lang po. Pero kunin nyo every Saturday, Sunday na lang.
So may ganong class, Doc, para sa mga doktor natin. Huwag kayong, ang advice ko, huwag sila papasok sa napakahirap na school. Kagaya ng yung panglo UP, talaga. UP Ateneo. Kasi dyan, hindi ka pagbibigyan dyan, lalo na sa rest station. Hindi ka gaya pag unknown yung ano mo. Medyo yung, unknown dapat yung school, yung school mo. Hindi mahigpit yung mga professor para mong tatay. O, kaya ang tawag ko sa mga teacher ko noon, tay, may nararamdaman ka ba? O, okay na ako. Kahit na, magka na pumasok dito. So, tsaka hindi ka babagsak kasi pag doktor ka, meron silang sympathy. Ah, talaga? Oo. So, yun, ang advice ko, Doc, anong school? Dapat yung hindi masyadong... Well, kasi ang mabibigat, UST, Ateneo, LaSalle, UP, pero yung mga ordinary lang, kunyari, University of Manila, no? Yung mga malalayo, Filipino Law School, yung mga unknown. Kasi hindi naman magbabareksam ang school eh para sa iyo. Ikaw mismo magbabareksam. So, ang gawin mo na lang, maximize your effort. For example, pag pinag-aaralan mo yung mga doctrines of law, talagang seryoso ka. At kagaya ko, before the operation, nag-memorize ako. At saka, after the operation, habang nagpapahinga sa operating room, nagbabasa ako eh. Yung naging puno ko, yung basa ko ng basa, kahit na kunyari Saturday, Sunday, wala namang mga, basta walang intervention, walang mga bypass, nakakapag-aral ako. Ito pa yung naging maganda kasi pagkatapos ko, kinuha rin ako ng Heart Center as lawyer of the Philippine Heart Center. Okay. So may additional ano ako noon, kasi separate yun bilang abogado ng Heart Center. Eh pero Doc, ang question, kung Saturday, Sunday ka lang pumapasok as law student, pwede ano ka yun? Gano'ng katagal matatapos ang law? Kasi pag Saturday, Sunday, hindi ka gaya pag kunyari Monday, 8 to 12 ka lang. Tuesday, 1 to 5. Pero pag Saturday kasi, pag pumapasok ka, 8 to 8 a.m. hanggang ano, hanggang mga 7 p.m. na. So para namamaximize, tapos may Sunday pa kayo. So, ganun po yung ano. At saka habang nasa law school ka, magre-review ka na rin. Opo. Ayun. So, sa mga doktor na gusto mag-law, ayan. Okay lang ba, Doc? I-reach out ka nila para matulungan mo yung number ko, ano, kung gusto na. Lalong, actually, ngayon, ina-advise ko yung mga doktor, mag-law sila kasi walang mabagsak pag ganyan, ano, virtual eh. Wala. Bira yung... Ay, may virtual ngayon na ano, law school. Oo, tsaka madali. Madali. Lenient. Ah, kasi, paano ang recitation yan, di ba? Nag-direct lang ang professor. So, pinakamaganda pala ngayon, no, mag-law. Oo, tsaka actually, 3 years pa yung COVID na yan. So, after 3 years, yung last year mo, review na lang. So, kung ako sa kanila... Lawyer ka na. Pero okay mag-apply sa mga mahal, no? Kagaya ng Ateneo, LaSalle, mahal yan, FPU, mahal, UST, mga mahal yan. Yung mga ordinary lang, kasi hindi mo naman kailangan ng mabigat na school, kasi doktor na tayo, di ba? Apa. Parang at least you have the basic knowledge, and kung talagang iba kasi gustong-gusto rin talaga mag-law. Kasi may okay kakilala lang. Ako. May kakilala ako, UP siya sa College of Medicine. Apa. At tapos, nagulat ako sa kanila, nag-UP siya, College of Law, siyempre, brutal yun. Brutal. Alam mo, isang beses lang siya bumagsak, na-discourage na siya. So, pero kung nag-aral lang siya sa mga ordinary schools, ang mga teacher, magpapacheck up pa sa'yo, hindi, pero sa UP, walang ganun. Talagang very serious ang ano dyan, ang treatment sa'yo. Talagang parang estudyante ka. Ibubrutalize ka na. Pero, pag mga schools na unknown, sa probinsya, daming law schools. Okay. Pwede silang mag... Okay na po yun. At saka eto, no, ewan ko kung paano ko ibabagsak kahit na. Meron din recitation pero hindi ganun kahirap, ano? Lalo pag face-to-face examination. Opo. Okay po. Doc, another question. Kasi on the beginning of this ano, of this live, sabi niyo maraming tumaas yung cases ngayon ng mga litigation, tama ba? Mga cases, napakarami. Paano po natutuloy yung mga cases na yun? Natutuloy ba ngayon NGO, kahit na pag may gusto mag-file, kunyari, na-filean siya ng kaso, no? So sa, kailangan sumagot ka. Kinuha ka niyang abogado. Kasi pag kinuha ka niya, may bayad na yun eh. Ikaw sa defense eh. Minsan naman NBI, ha?
malalakihan diyan, lalo-lalo mga syndicated estafa, yung mga malalakihan niyan. Yung relationship, ano? Annulment, nullity, legal separation, marami po yan ngayon, napakarami. No? Tapos yung mga naiiwang properties ng mga yung ano, yung namatay, will. Minsan in the millions siya, napakarami. Minsan meron ako sa Laguna, mga inestimate ko property mga 300 million. So with that, no, pag kinuha kang abogado niyan, in the ordinary engagement, yun. Kagad, meron kang acceptance fee. Ang problema sa mga sa ating mga doktor, pag kinuha ka, eh wala tayong acceptance fee. Kaya sabi ko sa PNA, nung nire-revise namin yung Medical Act of 1959, sabi ko, lagyan natin ng acceptance fee. Kasi minsan, ma-operahan sa center, mamamatay hanggang sa bypass, tapos wala na po kami pere. O wala na, patay ka na. Hindi ka na makakasigyan. Pero hindi siya paalisin dahil may utang pa siya sa hospital. Pero pag kunyari nabayaran ng hospital, pinapaalis na siya kahit may utang pa sa doktor. Usually yung mga doktor hindi nababayaran. Kaya mahirap po yung lagay natin bilang doktor. Marami pong ganyan, 'di ba? Parang ano na lang, promissory note. 'Di ba po? Okay, so ang saya, ang daming mga nagtatanong. So ngayon, doc, may isa pang question yung mga doktor kasi may nakapagsabi na 'di ba virtual ngayon. Pati clinic hours, ganyan. Ang question nila is it okay lang ba mag-advertise yours ng services mo sa Facebook? Kasi may nakapagsabi na bawal daw yun sa doktor na mag-advertise ka ng sarili mo sa Facebook as a doctor. Bawal po ba yun? Meron bang law on that? Yeah, kung normal naman yung ano mo, for example, kagaya ko, ano, maliit lang naman ang ano, for example, hypertension, no? Discussion on hypertension. Pagkatapos, may mga pag FB live kasi may mga nagtatanong, Doc, saan po kayo connected? Cardiologist po ako sa Heart Center. Interventional cardiologist din ako. Yung mga simple questions lang, hindi naman kasi tinatanong eh. It's a query. Ano? Pero actually, indirect advertising yan. You are actually advertising yourself. You can do that in a subtle way. Pero, kung may magdidemanda ba sa'yo, wala. Wala ako kasi isa ako sa mga abogado sana. Hindi ko kayo, yun lang flims yun kasi tandaan natin na revolutionize na ng social media ang the way we interact. Lalo-lalo na, yung iba nga talagang overt na talagang advertisement na ngayon. Makikita mo, hindi nga sila special. Ayun, Doc. Bawal ba yun? Yung talaga ina-advertise nila, ito yung ako, it is my clinic. Is it Well, actually, kung titignan mo yung Medical Act of 1959 on advertisement, talagang merong ano yan, mali talaga. Pero ang tanong, sino magdidemanda sa'yo? Ah, okay. Wala eh. Wala ako. Kahit yung actual na pag yung mga nag-a-advertise, yung kagaya nung kina Gary C, you know, Willie Ong, ano, yung mga ganyan, actually, that's an indirect advertisement eh. Okay. Pero may nagdi-demand. Actually, papasalamat pa ang mga tao. Very informative. No? So, wala namang ginagawa silang masama. No? As long as nakakatulong sa society, ako, I don't see any problem with that. So, technically speaking, medyo bawal siya. Oo, kasi ang allowed lang, yung calling card lang. Calling card lang. Pero, in view of the social media revolution, hindi na na-take in account yun kasi yung login na wa dati pay, di ba po? Oo, tsaka hindi naka-ready yung ating batas, hindi naka-ready sa revolution na lang mangyayari sa social media. Hindi pa nila alam yun eh, unless nag-revise. So, technically, bawal in a sense, pero ang question, sino magdedemanda sa'yo? Wala ako kasi everybody's doing it. Yes. Okay, yun, sana na-clear na sa mga ating doctors na nagtatanong na kung bawal ba mag-advertise. Okay. So, you type in your questions if you have further questions. So, magtitingin pa tayo dito. Okay. May question, Doc. Dun nga, sa mga may online platform on telemedicine, ang question niya is, how can the government ensure that there's no tax evasion happening? Kasi online eh. And there's a is there a certain professional fee price range that physicians should abide by?
Yun, may nagtanong about that. This is new, you know, in telemedicine. Actually, meron isang kumpanya lang sa Makati na consultant ako, no, sa isang ano, telemedicine. Ngayon, yung price, hindi po, ano, meron silang price range, pero hindi rin natin ma-determine pa. No, well, depends siguro sa amount of engagement, no, yung effort mo. Pero yung number one, kung bawal ba? Hindi, no, hindi bawal. Kasi consultation din yan. Kasi nag-charge din sila. Pero kunyari, ang kaya dapat ang mga tao, magtanong na muna kung magkano ang charge. Kasi baka magulat sila. May mga doktor na ilalagay mo pa yung ano mo, yung credit card number. Okay, apo. No? Pati yung sa likod. So, they can practically charge. Pero bago yon, dapat i-assure mo muna, no? Kasi yung iba naman, sigurado ka ba na talagang doktor yan? Kasi maraming nagpapit, hindi naman talaga nagmimit. Yes, maraming mga ano, poser. So, wala pong yan, walang problem about charging, ano? Well, you can charge yung mga reasonable fees. Kunyari, mabigat talaga, internist ka, no? Cardiologist ka, neurologist, may mga 1,000 yan to 1,500. Oh, and you can still issue receipts, di ba, Doc? Pwede yun. You can issue naman them receipts, eh. Opo, i-picturean mo lang, tapos ipanala mo sa kanila. Okay, ang daming question. May question ba, Doc? Ano daw? Additional question dun sa gustong mag-lawyer. Can you recommend a law school which has a Saturday or Sunday class only or evening classes only? Marami po. Sa Maynila po, may University of Manila. Yung executive class ng Arellano, Saturday, Sunday yun. For working Arellano, students. Saturday, Sunday. FEU meron din. FEU meron. Ang UST, wala. Wala rin ang Ateneo. Tsaka, alam ko, ang Lasal, nag-accommodate sila. No? Ang PCU, Philippine Christian University, alam ko nag-open sila. Professor din kasi ako dyan eh. Tsaka sa PCU, maraming doktor sa PCU Dasma. PCU Dasma. PCU Dasma. May law kami dun eh. May law kami dun. Ang daming doktor na nag-aaral. Ah, talaga po? Oo, may mga GP, may mga internist, may company physician, may surgeon. So, Saturday, Sunday? Opo, alam ko, iba doon, mga abogado na rin. Ah, galing. Opo, kaya ako, meron lang ako kalaban doon. Sa PCU kayo, no, kung nagtuturo. So, pwede sila mag- marami po, 23 universities ako. 23? Opo, UPMCLE, New Era, San Beda, San Sebastian, PUP, PCU TAP, PCU TAP. Marami po ako kasi in demand ang mga ano, medical legal. Oh yeah, totoo. Kasi kukonti lang, tama po. Kukonti lang po. Tsaka criminal lawyer ka rin, medical legal ka. Criminal lawyer ka rin. Maraming pupunta sa'yo, rape, murder. Marami yan. Dok, sa dami ng ginagawa mo, saan ka mas pumikita? As a lawyer or sa doctor? Pwede depende sa... Ang law kasi, tuloy-tuloy yan, no? Yung acceptance fee. Nakakagay kanina, naka-charge dalawang kliyente. Pero, nag-ano rin ako eh, nag-angiogram ako, angioplasty rin. So, pero yung law, ang law kasi araw-araw eh. Pag may mabigat na kaso, kunyari, kahit yung ordinary cases lang, you can charge 150 to may mga mabigat na kaso, umabot ka ng 500 and they will give you that. That's just the acceptance fee. Acceptance fee lang yan. Tapos yung ano mo, charge mo ng 20 to 50,000, kahit na hindi matuloy yun, kahit postpone pa yan. So, ibig sabihin, Doc, kunwari na-accept mo na, nagbayad na sila sa'yo, tapos hindi natuloy, wala na yun, sa'yo na yun. Oo, may ganyan akong kaso eh. Actually, binayaran ako. Sabi ko, mabigat po yung kaso ng anak nyo. Kasi pagka-inject, na-comatose. Okay. So, sabi ko, ipapasarap po yung hospital. So, nag-charge ako ng 500. Sabi ko, mababa na po yan. Usually 1 million. 500. Nagbigay naman sila. Pagkatapos, 50,000 po ako per appearance. Madalas ma-postpone. Madalas, tapos eventually, tinamad na sila. Hindi na, ayaw na nila. Oh, hindi kasi non-refundable yun. Okay. According to the Supreme Court. That is non-refundable. Pero yung mga hospital, maliliit lang po yan. Man. Matipid ang mga hospital. Eh. So, Doc, usually yung mga kliyente mo sa paglolo is are mga doctors na nagkakamit. Hindi pwede po kung sinong una. For example, madalas kong kalaban ng St. Luke's.
Pero doon ako, diyan ako cardiology, diyan ako nag-training. Pero ang St. Luke's, meron silang mga lawyers. Yung Kwasha, may mga dalawandaan niya. Tapos ang pasyente, maghahanap siya ng medical legal. Usually ako nahanap nila. Okay. Now, tapos Manila Doctors, Makati Med, Asian, Medical City, at saka yung mga maliit na hospital sa Quezon City, Cavite, Batangas. May active cases ako sa Batangas. At saka ang mga pasyente, ang mga kliyente, babayaran ka talaga, lalong lala. The case is very hard, comatose yung pasyente. May nag-anaphylactic siya, o kaya nag-bronchospasm. Eh, I can prove that, internist ako. Oo nga, grabe, sobra. So, Doc, ang mga viewers natin, doctors, pag nagkakaso, pwede ka bang i-reach out? Pwede ako. Marami rin akong doktor na, no. Actually, ang heart center, ako ang lawyer ng heart center. Eh. Yung mga doktor dyan, yung mga nurses, actually, yung mga doktor, madalas po yung mga cases. Marami rin akong, ano, hindi lang mga, kasi hawak ko rin yung mga nurses, eh. Nurses, pati mga dentists, Philippine Dental Association, ako rin. PMA, isa ako sa mga lawyers ng PMA. Mga nurses ngayon, akong may hawak sa deployment ban nila sa Supreme Court. Ah, talaga po? Opo, marami. Ako yung nag-handle sa PMA kaya hindi kayo nagbabayad ng yung propose ni Noynoy tsaka ni Kim Henares. Napa-invalidate ko yun, eh. Ako na, nag-represent po, sa mga yung hindi magbabayad ng... Yung ang dami pa requirements na may tinalo natin yun. May final withdrawal ng gobyerno. Tinalo natin. Ang galing! Sana maraming doktor. Si Leo, Dr. Olarte, nung una, siya ano, kaya lang dinimanda siya ni Noynoy. So, eventually, ako nag-take over. So, maraming pong opportunities for a doctor. Lalo-lalo na, kunyari, aba nag-o-opera, biglang namatay yung pasyente. Siyempre, yung mga doktor, pwedeng ikaw kunin nila, no? Pag kinuha ka ng mga doktor, titingnan ko talaga yung ano. Pero kung kinuha ka ng mga pasyente, dok, wala na masakit sa puso yan. Eh, ganyan, ayan. So, depende po, ano? Hindi ako kagaya ng mga medical legal na nagbubulag-bulagan. Maling-mali na yung doktor, didepensan nila. Mali yun. How can we cleanse our ranks, no? So, yun. Pero ako, I advise, ano? Lalo-lalo na ngayon, no? Tutulungan ko yung mga doktor na gustong mag-law, ano? Kasi ngayon, this is a golden opportunity. It's a golden time. Kasi hindi po mahirap, eh. Bira magbabagsakan. Hindi kagaya ng first sem pa lang kami. Talagang torture na. Tatlo lang kami nag-survive out of 50. Talagang torture yung sa UST. Pero ngayon, walang mortality ngayon, eh. Kasi may COVID na nga. Magbabagsak ka pa, di ba? So sa ayan sa mga doktor natin na gusto mag-law, ayan, padamihin natin kasi ang maganda kasi dito kapag doktor ka na lawyer, you have a chance na kunwari madami si tayo yung mas magandang mag-lead, maggumawa ng mga batas on health, 'di ba po? Right. Kasi alam natin, eh, hindi yung kung sino-sino na hindi naman nila talaga alam kung ano yung medicine or yung state ng ang pagiging ano doktor tsaka health ng mga tao. So inviting everyone sa mga nakikinig na gusto mag-lawyer, na doktor. Ayan, nandito si Dr. Joey. You can reach out to me. Tapos ibibigay ko yung number ni Dr. Joey, 'di ba, Doc? Opo, okay. Tsaka yung nahihirapan silang ano, ilalapit ko na sila sa mga dean. Sila, pwede 'yun. Pag nahihirapan sila, kakausapin ko yung... Parang gusto ko na tuloy mag-law. Actually, ang advice ko, huwag muna maraming subjects. Okay. Paunti-unti lang. I-fill nyo muna. Tatlo muna. Criminal law, civil law, no? Hindi pala yun. Utay-utay lang. Oo, kasi pag binigla mo yan, madi-discourage ka, eh. Kaya ang gagawin mo. Tama, lalo na pag nagpa-practice ka pa. Diba po? Nagpa-practice ka pa. Tapos, ang dami mong telemedicine consultation. Opo. May stress masyado. Ang gawin lang, basta just go with the flow. Kunyari, may apat na subjects ka, eh mababait naman yung tatlo. Tapos yung isa, eh kasi lalo na virtual ngayon, wala pa akong nakikitang binabagsak sa virtual. Wala ako. Tsaka may mga, nagbigay nga ako ng grade, pati yung hindi mo na ma-recall yung mga absences nila. Nag-start na ba, Doc, yung enrollment or yung class? Yung iba, ongoing pa eh, kasi kokonti ang enrollees, eh. So, ito yung
ito yung best time. Best time to enroll. Oh, walang ano. Sila mag-enroll, Doc? Or anong buwan yung pwede, enroll? Pwede yan. Ongoing na po yan. Tapos ongoing ang start ba? Ng klase, September na. Ah, September. So, pwede pa. Di ba? Pwede po. At saka kahit na late na sila, ako bahala. Itutulungan ko. Kayo bahala. Grabe na to. Oh, alam niyo na, guys. Kapatid natin doktor. No? Sino gusto mag-doktor? Ay, mag-lawyer na doktor. Ayan, nakikita niyo naman si Dr. Joey, internist cardiologist, interventional cardiologist, and lawyer, and maraming PhD. O di ba? Sobrang nag-aral na lang siya sa buong buhay niya. Nakakahanga. Oh, naman. Madali naman, madali po yung master at saka PhD. Ako lang master's din ako sa UP, ano, MBA. Tapos nag-master of law rin ako sa Ateneo. Karamihan yan, saka mga PhD. Karamihan lang naman yan. Eh. Paperworks lang yan. Eh. Opo. Medyo mahirap lang yung thesis ka na. Madali lang naman yung dissertation. Yan naman eh. You can do that. Basta Doc, may nag-comment. From Dr. Patrick, inspiring daw yung story mo. O diba? Kailangan natin naman. Actually, konti na lang kami nagpa-practice. Eh. Ilan lang, Doc, ba ang medical legal? Sa actually, 12 kami. Kaya lang, yung iba, dahil mayaman na, tatatlo na lang kami ngayon. What? Yung talaga actual na nagpa-practice. Meron din kaming medical legal na nakatapos. Kaya lang, sabi niya, ayoko mag-practice. Sabi niya, kasi marami kaming kumpanya, doon na lang ako. Sabi. May mga medical legal naman, kagaya ni Dr. Olarte, US-based na yan, dahil sa stem cell, nag-succeed siya. I know, lahat ng, ang mga, karamihan ng kaso niya, nasa akin na. Si Bu Castro, hindi na masyadong ano, nire-refer na lang sa akin. Alam nyo, it is high time for you, no? Para, alam nyo, kahit na magkalaban tayo, malaki pa nakita nyo, malaki pa nyo. Malaki yun, hindi kagaya nun sa medicine kasi. Minsan, na-operahan mo na, wala pa siyang pera. So, eto may acceptance fee, ano? Lalo, ang medical legal, ang acceptance fee, minimum ng 250 yan, 1,000. Medical legal, acceptance fee 250. Okay, hindi, pero pag mga doktor naman, sa bagay pag doktor, mayaman eh. Kaya itinatasan ng konti. Lala pag namatay during operation. Pero Doc, usually yung mga, kunwari kalaban nyo, kasi tas medical legal. Oh, mas madali no, medical kapag, legal. Nagkakaroon kayo ng kalaban na doktor din. Oo. Oh, ang kalaban mo, doktor lawyer din. Oo, oh, ano pang nangyayari? Oh, minsan ano pa sila eh, dalawa. Tapos naka-backup pa sila ng 10 lawyers. Grabe ah. Magaling sa evidence. Kaya lang, ako naman di naman ako natatakot kasi basta alam ko yung evidence. Alam ko kung paano ko tirahin yung cross-examination. Lalo na murder, no? Murder, rape, marami akong kasong ganyan. No? Ako niya rin, no? Nakita, sa ang ano ko, pag tinanong ko sa cross-examination, sino ang sumaksak, sabi ko. Pati mga criminal kasi, awak natin, eh, medical legal. Siya po, sabi niya, isa question lang, sabi ko, nakita mo na sinaksak? Hindi po eh. O, di weak na yan. Weak. Kasi author din po ako ng law eh, sa evidence. Marami lang, almost 100 na yung books ko sa law. Grabe, 100 books na yung author. Kaya yung mga maglo-law natin, ano, pahiraming ko sila ng libro. Yung mga maglo-law. Oo nga, Doc, nakita ko nga yung libro mo, 2020 pa lang. Opo, mayroon akong criminal, civil. Actually, ngayon may ilalabas ako, yung quarantine law. Ako rin. Yung, quarantine law, Doc? Ikaw din. Oo, ako ang author yun eh. Anti-terrorism. Grabe. Anti-terrorism. Eh kasi, ano ko yan, 30-40%. Kunyari, millions ang kunyari, forensic, yung medicine, 5,000 yun. Yan ang ginagamit ngayon ng mga medic law schools at saka mga medical schools. Yan ang ginagamit ngayon. So, yung environment, meron din ako libro. Train law, ako yung nag-start niyan. Yung train law. Anti-terrorism law, itong kino-question ngayon. Lumabas na po yung libro ko. So, marami tayong pwedeng gawing mga doctor lawyer kung maging lawyer kayo. Kayo ang paniniwalaan talaga kasi mabigat eh. No? Hindi yung 1 plus 1 equals 2. Doctor ka, 1 plus 1 lawyer, 2. Hindi po ganun eh. Pag doctor ka tapos plus lawyer, parang 100 ka na. Ah, ganun? Napaka-heavy ng ano. Tsaka pag pumunta ka na sa court, pinag-uusapan ka, ayan ang medical legal.
Eh, ikaw magkakross. Kukwestiyon Ikaw mo. yung doktor, ikaw pa yung lawyer, o diba? At saka kukwestiyonin mo yung CT scan. Sa maibigyan nyo ng methodology ng ano. Yun. At saka paano nyo in-inject and die. Yan. Ito yung standard. Paano nyo in-inject. Yan. Pati yan, kino-question ko yan. Grabe. So, kung pinabayaran ng mga... At saka marami po ano yan. Marami nagdidemanda ng mga pasyente. Ibang tawaganap ng mga pasyente. So ngayon, Doc, marami na talagang ano cases ng medical legal na... Ay, napakarami ko. Alos weekly, meron po ako. Mga doktor yung dinidemanda. Opo, at saka hospital. Bisan magko-compromise na lang ako. Sabi ko, bisan professor ko pa yung mga dinimanda ko eh. Sabi ko, sabi sa akin, Joey, papakulong mo ba kami? Sir, sabi ko, kung wala kayong kasalanan, eh hindi kayo makukulong. Pero galit kayo sa akin, eh wala naman akong feeling dyan. Kung galit kayo sa akin, ang ibig sabihin, may kasalanan ka. Pero nagpo-propose na lang ako for settlement. For example, ang mga ibang hospital, namatay yung pasyente during operation. Nagpapabayad ako ng mga 100 million. Tapos, bawat doktor, 2 to 4 million. Pero pwede pang bawasan yan, sabi ko. Kasi patay na yung pasyente. Negotiation na lang. May ganun pa. Para hindi na matuloy. Opo, settlement yan. Bira yung matuloy dyan. Kasi sobrang ano, mas mahal. At saka yung doktor, pag nakadimanda, gagawin niya lahat para magbayad na lang. Kasi yung reputation mo masisira. Sa bagay. Tama. Oh, kahit kaya, na inosente ka, di ba? Usually, ano, yung news pa lang na dinimanda ka, ano na yun. Yung reputation mo yung pinupunta. Correct. Tapos pinag-uusapan ka sa hospital saka sa community. Alam mo yan, nakadimanda. Kasi ano yun, nagmadali sa surgery. Ganun, eh. Di ba? Sabi, kaya pag-uusapan ka, yung negative, yung positive news dapat, magiging negative. Eh, laban sa'yo. Opo. Kaya, hindi ka makakapunta sa ospital. Kasi ikaw pinag-uusapan ng mga nurses. Oh. Tapos tatanong pa sa'yo, Doc, nagsimula na ba yung hearing nyo? Okay. Ang dami natin na pag-usapan, Doc, and I know a lot of mga doctors na nanonood and manonood pa ng replay ng live na to. We learn a lot from you. So, mag-end na tayo, pero any last message po, Doc Joey? Well, yun po, no? Kokonti na lang kami nagpa-practice talaga sa medical legal. Napakaraming kaso. In fact, ang mga doctor lawyers, awak din namin yung ano eh, yung pagdinimanda yung nurse, pagdinimanda ang dentist, ang pharmacist, yung mga paramedical courses. Hindi lang mga doktor, ano? Kaya napaka beneficial niyan sa court system kasi alam mo yung evidence eh. Alam mo what to select evidence. When to present evidence. So, sana po ano, itong mga kapatid natin, doktor. Isipin nyo rin. No? Pero huwag nyo tuloy-tuloy kasi yung iba, kaya nabibigla. Tapos pagdating ng bahala, bagsak sila. Kasi nga binibigla sarili. Okay lang kahit matagal, di ba? Tsaka parang hindi ka nag-aaral. Parang mamaya tapos ka na yan. Huwag mo bibigla yung number. Talagang dapat prepared ka. Actually, naalala ko, Doc, parang 3 years ago, pinapaglomo ko eh. Diba? Adi-graduating ka na sana ngayon. Dapat tapos na pala ako, no? Oo. Kung sinunod kita. Saka alam mo, yung attendance naman, hindi ka naman, sa mga ibang school naman, hindi ka naman talagang required na required. Kasi nga, alam nila na doktor ka. Sabihin ko na lang si Doc Joey. Basta Doc, yun na lang yung final message natin sa mga gustong lawyer na doktor. Kung meron na sa puso nyo talaga, nilagay ni Lord sa heart nyo na mag-lawyer din kayo. Sige lang, tuloy nyo lang. So, if you need help, Dr. Joey is here. You can contact me kasi si Doc Joey, allow niya akong bigay number mo, Doc. Okay. Sa mga gustong mag-law, para matulungan kayo makapasok or pag hindi nyo na kaya. Tama ba, Doc? Hindi, mag-aral kayo. Pero yun nga, ang advice si Doc is huwag bibiglain, paunti-unti lang. Tapos kung kaya, dun na lang sa hindi ganun kas
toxic na law school. Para saka ito yung relax lang. Ito yung napakarami natin time, di ba? Napakaraming time. Ayun. Since ngayon, take advantage nga yan kasi virtual lahat and the classes will start at September. Eh, Dok, paano pala yung mga ibang kulang yung ano nila? Doon, units, di ba? May ako, mga... ako noon, marami ako eh. 8 subjects ang kulang ko eh. Sabi ko, wine-wave ko na lang. Tapos na, ang sabi nung ano, USD, o mag-exam ka na lang ng entrance. Titingnan namin. Eh, nakapasa naman ako. So, hindi nang... Actually, sa medicine, kulang din ako eh. Wala akong comparative anatomy. Hindi ko alam na pag medtech, dapat mag-summer ka ng zoology. Zoology 2. Hindi ko naman alam. So, ang... Pero pinayagan ka doon. Mag-medicine. Kasi, board top natural ako sa medical technology. Sa medical technology, nag-top ako eh. So, sabi ko, kung ayaw niyo po akong tanggapin, sabi ko, kasi scholar ako sa... lilipat po ako ng USP, sabi ko. Ay, huwag mo gagawin yan, sabi sa akin. Dito ka. Pagkatapos sa law, marami na nakukulang. E di, lilipat na lang po ako ng ano, sabi ko sa USP. Ay, huwag mo gagawin yan, sabi niya. Dito ka na, mag-enroll ka na mamaya. Kasi, oh, hinahanap talaga nila yung mga masipag na ano, estudyante. Saka gusto nila talaga, may doktor sila na law. Na correct, oo. Oh, yan ang hinahanap lang kasi ang passing din ng mga, yung mga doktor. Kasi nga, hello, yan ang buhay natin, pag-aaral na lang, diba? Correct. So, expert level na tayo sa pag-aaral. So, thank you very much, Doc, kasi I don't want to keep you waiting. Alam ko, ang dami mo pang ginagawa sa buhay, sa dami ng iyong mga roles and responsibilities. Pero, sobrang thank you po kasi a lot of people here are listening to us was able to get a lot of value from you. And very willing magbigay siya ng number niya kung sino gusto mag-lawyer, okay? Kung may mga resources ako, isi-share ko rin. Ayan, di ba? And alam ko, author si Doc ng 100 books. Doc, tama ba? Grabe naman yun. Sa law. Isa pa lang yung libro. Meron din po ako sa medicine. Marami, kasi bihirang doktor na nagsusulat. Ako lang nagsusulat sa medicine eh. May book ako sa... Patin, Doc, di ba? May libro mo ako. Heart attack, stroke, meron ako sa cardiac arrhythmia, meron ako sa mga... Lahat ng cancer, meron akong libro eh. Grabe, ayan. Tapos, si economics. Meron ako rin sa economics, taxation economics, Bitcoin economics. Malaking tulong po yan. Lalo, magsusulat mo lang kayo. Pag... Nga, nasa iyo na ang lahat, Doc. Grabe na to. Oh, sige bilingin. Since ano ayoko nang guluhin yung buhay mo, alam ko marami pang ginagawa. Thank you po so much. Sobrang thank you for sharing your time with us. Salamat po. God bless you po and more power. So to all our viewers, until our next docus, you will share niyo to so that dun sa mga friends yung gusto mag-lawyer, paramihin natin yung mga doctor na lawyer, di ba? Right. Para ano, magkaroon ng mas maayos na batas sa Pilipinas kapag mga doktor na lawyer yung gumagawa ng mga batas on health. Tama mo? Opo, tama po. Kasi, saka mga DOH, ano, mga tao doon, ganun din. Di ba po? Kulang na kulang po, kagaya ng PMA, PCP. Ako usually pinapadala sa Congress. Eh. Lahat para, na lang kayo. Paano na? Para maliw- kasi doktor lawyer na, para maliwanagan ang mga congressmen. Resource person doon ako sa Congress at saka sa Senate. O yan. Kailangan na raw ni Doc ng tulong natin. Opo. So, actually, pag kahit second year ka pa lang, third year, malaking tulong mo na eh. Ah, talaga. Ayan. O yan ah. Alam niyo na. So, for anyone who needs help ni Doc Joey, you can reach to me and you can, pwede niyo rin siya hanapin. Pero yan. Sige, thank you, Doc. Okay, thank you so much. Bye-bye to everyone and until the next docus. Thank you.